Bakit maraming hindi nag-i-invest? Karamihan sa atin hindi pinag-aaralan kung paano ang pag-i-invest para lumago ang pera. Marami-rami ang mga reason kung bakit ayaw nila mag-invest. Sa bidyong ito, tatalakayin natin kung bakit hindi nag-i-invest ang iba sa atin. Keep on watching! Hello everyone! I'm Jeremy Tarimpino, Financial Educator of ING. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Una, hindi alam kung paano mag-invest. Isa ito sa dahilan kung bakit hindi nag-i-invest ang karamihan sa atin. Dahil hindi nila alam o hindi pinag-aaralan kung paano mag-invest. Kung isa ka sa hindi pinag-aaralan kung paano ang pag-i-invest, masasayang lang ang pera mo kung nakatago lang ito sa bangko. Dahil matatalo lang yan ng inflation kung nag-invest ka, matutulungan ka pa ng pera mo para lumago ito. Pangalawa, natatakot. Ito din ang dahilan kung bakit ayaw mag-invest ng iba sa atin. Dahil natatakot mag-invest. Kung natatakot ka mag-invest, baka kaya ka natatakot dahil ang mga kasama mo wala rin investment. Kung wala kang idea sa pag-i-invest, pwede ka manood sa YouTube about investment, like mutual fund or stock market, or pwede ka rin umaten sa mga webinar na libre. Sa panahon ngayon, madali na lang mag-aral kung paano mag-invest. Pwede ka umaten sa aming free financial webinar. Dito tinuturo ang tamang pag-iipon at lalo na ang tamang pag-i-invest. Pangatlo, hindi sumasama sa mahilig mag-ipon. Ito ang importante kung gusto natin mag-invest, makihalubilo ka sa mga mahilig mag-ipon o mag-invest. Dito kasi mamomotivate ka sa mga ginagawa nila. Ito yung rule of 72 ni Albert Einstein. May nakikita tayong 4%, 8%, at 12%. Example nito, may mga tatlong magkakaibigan, parehas ng age at parehas nag-invest, pero hindi parehas ng kinita. Bakit? Kasi ang majority sa atin, sa 4% lang nakalagay ang investment. Ang hindi alam ng iba sa atin, may mas mataas pa pala na pwedeng paglagyan ng ipon. Sabi lang dito, kung nasa bank ang pera mo, nakalagay, pwede kitain lang yan 4%. Minsan nga wala pang 4%. Saan mo gusto nakalagay ang ipon mo, syempre mas gusto natin sa 12% naka-invest. Diba kung naka-invest ang pera mo, mabilis mo ma-hit ang financial goals mo. Dapat habang bata pa tayo, dapat pinapriority natin ang pag-i-invest kasi hindi tayo habang buhay malakas at tatanda din tayo. Tulad dito sa IMG or International Marketing Group, dito community ng savers at investors. Kung gusto mo na may mabago naman sa buhay mo, umaten ka sa aming libreng webinar. Isa yan sa matututunan mo sa IMG, ang pag-iipon at pag-i-invest. Kung willing ka umaten, mag-comment ka lang sa baba. Bakit maraming hindi nag-i-invest? Una, hindi alam kung paano mag-invest. Pangalawa, natatakot. Pangatlo, hindi sumasama sa mahilig mag-ipon. Ito ang mga dahilan kung bakit hindi nag-i-invest ang iba sa atin. Kung gusto mo pang matuto, pwede kang pumunta sa bit.ly/coachgem30m para maka-access ka ng pre-webinar namin. Meron kaming pre-ebook na pwedeng mag-guide sa'yo tungkol sa pag-iipon. Thank you for watching guys. Please subscribe and support my vlog. Bye!